guys, welcome sa ating channel. And for today's video, so this is my first time na ibablog ko itong lugar na ito kung saan dito ako namamalagi pag weekend para makapag-record tayo sa ating main channel na Delta Stories TV. So kasi dito guys, kung makikita nyo, ang lawak ng lupain, walang katao-tao, at saka walang bahay, walang mga kapitbahay dito, ang lalayo ng mga kapitbahay. So ito po ay sa kapatid ko ito, meron silang mga tanim dito, meron silang ito, makikita nyo, meron silang mga mani. Ayan, so intercropping nila sa kanilang mga saging na lakatan. So at saka yan yung ano nila, yung maliit na kubo. So wala namang nakatira dyan. Minsan pinupuntahan nila dito kapag may gagawin sila dito, magdadamo sila dito sa kanilang mga pananim. Pero kung wala naman, so andun sila sa kanilang bahay. So ito rin, mga mani din yan, tsaka intercrop ng mais. So ito yung bahay kubo. So dito ako dito ako nagre-record kapag weekend, kapag walang trabaho. So ayan, andyan na yung mga gamit ko. Tsaka ito yung gagamitin kong mesa. Ayun. So dito na yung mga gamit ko sa gagamitin ko sa para pag maka-record ako ngayong araw na naman ito para ma-upload natin. Hopefully maka-upload tayo mamayang gabi, mamayang hapon o mamayang gabi. Pero medyo mahaba-haba din kasi yan eh. Abot yan ng 3 oras. And alam nyo, sa pagre-record, umaabot yan ng umaabot ng mahigit 8 oras na pagre-record para matapos yung isang buong kwento. So kaya ngayon, nagbaon lang ako ng tubig. At saka mamaya, mag-ano tayo dito. Mag-iinit tayo ng tubig para kakape, magkakape tayo. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat na mga tumatangkilik sa Delta Stories TV. Inanyayahan ko po kayong isubscribe din itong channel natin, na puro mga vlog lang din dito, mga daily vlog or kung ano ay yung mga magagawa natin para sa ating vlog na ito. So please watch and subscribe to our main channel Delta Stories TV, at saka itong ating channel ngayon na ginagawa natin, para marami pa kayong mga makikita na mga vlog natin, hindi lang po sa story pero kahit na sa mga vlogs din po natin. At least sa lahat ng mga nandyan sa ibang bansa na nangungulila sa kanilang mga pamilya, yung namimiss ninyo, yung buhay ninyo dati sa probinsya. So at least makikita ninyo somehow yung mga ganitong lugar that you usually makikita dati. Kasi mostly naman kasi sa atin na lumaki sa probinsya, maraming mga ganito, itong mga pananim. So at least may pakita ko man lang sa inyo kung ano yung buhay dito sa bukid. Okay, ayun. So mamaya guys, ipapasyal ko kayo dyan dyan mamaya. Alam nyo, dyan kasi sa bandang part na iyan, merong pineapple plantation. Ayan, ipapakita ko sa inyo mamaya ang pineapple plantation natin. Pineapple plantation ng Del Monte. Ayun. Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ano? Usisa niya. Wala. Just keep quiet if it's all right with you.
Sino po nito ang ulo? Ewan kung masakit iyon o nakukonsumi sa kanya. Ano naman ang nakakonsumi sa akin? Medyo nakakapikon ka, pre. Mali man. Ano naman ang nakakakonsumi sa akin? Medyo nakakapikon ka, pre. Napahulikip-kip si Daria. Malamig ang buga ng aircon ng sasakyan. Idagdag pa na basang sisiyaw siya. Napatingin sa kanya si Tristan. Nagmukhang konsuminado. Oh. Mali, mali. Konsumido pala. Take 3 na naman tayo, guys.